sinasabi nila innal hajj ila quburil a'immati aham indahum min al hajj ila al ka'bati al musharrafa nasa kanilang libro na kitabu thawabil a'mal wa iqabul a'mal page 121 to 122 sinasabi nila ang pagsasagawa ng hajj sa libingan ng mga imam ng mga Shia. Ang pagsasagawa ng hajj sa libingan ng mga Shia ay mas kaaya-aya kay Allah, mas importante sa mga Shia. Ayon sa kanila, mas importante sa mga Shia at mas kaaya-aya kay Allah kaysa pagsasagawa sa hajj, pagsasagawa ng hajj sa Kaaba. Kapag ibig sabihin ang mga Shia ay may sariling hajj. Ito ang nakakagimbal ng mga paniniwala. Oo, pwedeng nakikita natin ang mga Shia na pumupunta sa Makka upang isagawa doon ang hajj. Pero ang kanilang paniniwala ay mas maganda na magsagawa ng hajj sa kanilang lugar sa Iran. Mas maganda ang pagsasagawa ng hajj sa kanilang mga sa libingan ng kanilang mga imam sa Iran at saka sa Iraq. Ito ay totoo dahil nasa kanilang libro mismo na tinatawag natin na Kitab Thawabul A'mal wa Iqabul A'mal, page 121 to 122, mga kapatid. Inna iman al-mu'min la yakmul hatta yatamatta. Ang paniniwala ng isang mu'min na hindi magiging kompleto hanggat hindi siya nakakasagawa ng muta, hindi niya naisa sa buhay ang muta. At ano ang muta? Ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa babae upang kanyang galawin ang babae, at ang babae ay pumayag ng kahit na walang saksi at walang wali. At nagkaisa sila sa panahon. Tatlong araw, tatlong oras, limang oras, isang araw, tatlong araw, o di ka isang buwan, tulad ng mga taong nagli-live-in. At ito daw ang muta sa kanila. Hindi ba ito ang pangangalunya? May iba pa bang kahulugan ang pangangalunya liban dito, mga kapatid? So ito ang paniniwala ng mga Shia, na ang taong hindi nangangalunya ay hindi magiging kompleto ang kanyang paniniwala. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Misbah al-Tahajjud, page 252. Hindi po natin to, mga kapatid, kasabihan. O di sa kanilang libro mismo. Man la'ana Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa Abi Sufyan wa Aisha wa Hafsa radiyallahu anhum ba'da kulli salatin faqad taqarraba ila Allah bi afdalil qurubat. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Furu'ul Kahfi, volume 3, page 224. Ano ang kanilang sinasabi? Ang sinumang tao na kanyang isumpa, ang sinumang tao na kanyang isumpa si Abu Bakr, si Umar, si Uthman, si Muawiyah, si Aisha, si Hafsa, pagkatapos ng bawat pagdarasal ay nakagawa ng napakainam na gawain upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala nila na nagmula sa sumpa. Ito ang foundation ng kanilang paniniwala na isinusumpa nila ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan natin ito makikita? Sa kanilang libro na Furu'ul Kahfi, page 3, volume 224, mga kapatid. Ang mga imam daw ng mga Shia, ang kanilang mga imam, yamlikuna dhaman li shi'atihim bidukhulil jannah. Ang mga imam ng mga Shia ay may guarantee na lahat ng mga Shia ay makakapasok sa paraiso. La hawla wala quwata illa billah. Sino ang mga imam na ito na nagsasabi na ang mga tao ay makakapasok sa paraiso, ang mga Shia ay makakapasok sa paraiso? Mga tao na nagsasabi na si Abu Bakr ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Umar ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Aisha ay isang zaniya, isang mga ngalunya. Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini.
Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini sa kanyang libro na Al-Hukumatul Islamiyah, page 52. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Imam Khomeini na ang aming mga imam, ang mga imam ng mga Shia, ay may mga katayuan na ang katayuan na ito ay hindi naabot na ni ng mga anghel at ng mga propeta. Ibig sabihin, ang katayuan na ito ng kanilang mga imam ay mas mataas kaysa sa katayuan ng mga anghel, as mas mataas kaysa sa katayuan ng mga propeta. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Hukumatul Islamiyah, page 52. Sinabi ni Imam Khomeini sa kanilang libro. So mas mataas ang katayuan ng kanilang mga imam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Propeta Hesukristo. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Prophet Abraham at lahat ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ni Jawad al-Mughniyah, isa sa mga scholar ng mga imam, may mga alam sa mga imam, innal Khomeini afdalu min nabiyillahi Musa alayhi salatu wasalam. Saan natin ito makikita? Sa libro na Ad-Dawlatul Islamiyah, page 107. Innal Khomeini, katotohanan na si Khomeini, ang kanilang imam na si Khomeini, ay mas kaaya-aya kay Allah, mas mahal ni Allah, mas mataas ang kanyang katayuan kay Allah kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna Aliyan yuhyil mawta. Si Ali, ayon sa kanila, ay nakakabuhay ng patay. Ya Subhanallah. Ito ang nasa kanilang libro na Usulul Kafi, volume 1, page 347. Paano nakakabuhay si Ali ng isang patay? Ya Subhanallah. Sa history ba ng Islam ay nakita tayo na nabuhay si Ali? Nabuhay ni Ali na isang patay? Wala. Pero ayon sa kanilang paniniwala, ito ang kanilang paniniwala. Ito ay sinasabi natin na shirk. Ito ay isang klase ng shirk dahil ang nakakabuhay lamang ng patay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itinayas nila ang katayuan ni Ali at ginawa nila si Ali na parang Diyos. Innal a'imma salawatullahi alayhim la yatakallamuna illa bilwahi wa hadha min daruriyati din al-imamiyya. Ayon sa kanilang paniniwala, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, revelation mula kay Allah. Tandaan po natin mga kapatid na ang revelation ay naputol noong lumipas ang panahon ng propeta. Ang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating sa kanya ang pinakahuling revelasyon na nagmula kay Allah na dinala sa kanya ni Jibril, ay naputol na ang revelasyon. Pero ayon sa mga Shia, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, nagmula kay Allah, revelasyon na nagmula kay Allah. Ay makikita natin sa kanilang libro na Biharul Anwar, volume 17, page 155. Sinabi nila na katotohanan na noong isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril, ay isinugo niya ito upang ibigay ang kapahayagan kay Ali. Si Ali bin Abi Talib ay pinsan ng propeta at asawa ng anak ng mahal na propeta na si Fatima radiyallahu ta'ala anha. Dumating si Jibril upang ibigay daw ang kapahayagan kay Ali, pero nang nagkamali si Anghel Jibril at kanyang naibigay ang kapahayagan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun ang naging dahilan upang maging propeta ang Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala niya. Hindi totoong propeta ayon sa kanilang paniniwala, hindi totoong propeta ang Muhammad, dahil ang totoong propeta ay si Ali. Pero nagkamali ang Anghel Jibril ayon sa kanilang paniniwala, kaya naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, ito po ay nasa kanilang libro na Kitabul Maniyati wal Amal fi Sharhil Milali wan Nihal,
page 30, mga kapatid. Nakakagimbal na paniniwala. Kung titingnan natin, mga kapatid, noong naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong unang beses na dumating sa kanya si Anghel Jibril, siya ay 40 years old. At napakabata pa ng pinsan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ali, dahil ayon sa ibang mga historian, si Ali ay 6 years old. Paano po natin matatanggap, mga kapatid, na noong dumating si Anghel Jibril ay ibibigay niya ang kapahayagan sa isang bata na ang kanyang edad ay 6 na taon lamang, pero nung nagkamali ay ibinigay niya daw ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay isang kahibangan. Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la budda an yadkhula farjahu an-nar li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat. Anong kanyang sinabi? Inna an-nabi, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, ang private part ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inuulit ko, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, private part ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat, dahil ito ay nagamit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kanyang sipingin ang mga mushrikat. Mga mushrikat daw ang sinisiping ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ari ay makakapasok sa paraiso. Kung makakapasok ang ari ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impyerno, makakapasok ang propeta sa impyerno. Ito ay nasa kanilang libro na tinatawag natin na Kashful Asrar wa Tabri'atu A'immatil Athhar, page 24. La hawla wa la quwata. Anong klaseng mayroon kayo, mga Shia? Anong klaseng paniniwalang mayroon kayo na lumalabas sa inyong mga bibig na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa impyerno? Anong Islam ang mayroon kayo? Mayroon kayong sariling Quran, mayroon kayong sariling Hajj, mayroon kayong mut'a, mayroon kayong sumpa. Anong klaseng relihiyon ang mayroon kayo? Labas kayo sa relihiyon ng Islam, wala kayo sa Islam, mas masahol pa kayo sa mga kafir. Ito ay katotohanan dahil nasa inyong mga libro mismo, sa ating mga kapatid na mga Shia. Pag-isipan niyo po ang inyong napasok. Hindi pa po huli ang lahat upang talikuran ang mga nakakagimbal na paniniwala na sinasabi sa inyo ng inyong mga sheikh. Ano ang kanilang paniniwala patungkol naman sa Quran? Ano ang kanilang paniniwala? Innal Quran al-Karim naqisun wa anna al-Quran al-Haqiqi su'ida bihi ila as-sama hina martadda as-sahabatu ridwanullahi alayhim. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Kitabu Tambihi Warrad, page 25, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Pinapaniwala ng mga Shia na ang Quran na nasa panahon natin sa ngayon ay hindi totoong Quran. Ito ay kulang. At ang totoong Quran ay iniakyat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa langit noong ang karamihan sa mga sahaba, hina martadda sahabatu ridwanullahi alayhim, noong nagmurtad ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tumalikod sa relihiyon ng Islam ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kahibangan na lahat ng mga sumunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmurtad daw ang lahat ng mga sahaba na ito, liban lamang sa 4 or 3 na kanilang sinasabi. Ano ang kanilang totoong paniniwala sa Quran? Kung itong Quran na nasa ating harapan sa ngayon ay hindi totoong Quran, or di kaya ang Quran na nasa harapan natin sa ngayon ay Quran na hindi kumpleto, ano ang kanilang paniniwala sa Quran? Ano ang kanilang sinabi? Wa indana la mushaf Fatima wa ma yudrihim ma mushaf Fatima alayha salam qal qultu wa ma mushaf Fatima qal mushafun fihi mithlu Quranikum hadha 3 marrat wallahi ma fihi min Quranikum harfun wahid. Ito ay nasa kanilang libro na
الأصول الكافي. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Usulul Kafi. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sinasabi ng mga Shia na nasa amin ang totoong Quran. Ito daw yung Quran na nasa kay Fatima. Wa indana la mushaf Fatima, nasa amin ang mushaf Quran ni Fatima. Ang Fatima ay anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indana la mushaf Fatima, nasa amin ang mushaf ni Fatima. Alam ba ninyo sinasabi ng mga Shia kung ano ang nasa Quran ni Fatima? Quran na katulad ng inyong Quran pero tatlong beses ang laki nito. Ang Quran na nasa kanila ay tatlong beses ang laki kaysa sa Quran na ginagamit natin sa ngayon. At sa Quran nila, napapaloob sa kanilang Quran ang mga litra na wala sa ating Quran. Yung nasa Quran natin, ni isang letra na nasa Quran ng mga Muslim ngayon ang nandoon sa Quran ng mga Shia. Walang alif ang kanilang Quran, walang ba, walang ta, walang tha, walang letra dito ng Arabic letters. Hindi natin alam kung ano ang Quran na mayroon ang mga ito. Nakakagimbal ang kanilang paniniwala. Dapat pag-ingatan ang mga ito dahil ang kanilang paniniwala, may Quran sila, na ang Quran nila ay hindi Arabic language. Dahil walang alif, walang ba, walang ta, walang tha. Ayon mismo sa kanilang libro na Al-Usulul Kafi. Ano ang relihiyon na mayroon sila? Wallahi mga kapatid, hindi Islam ang kanilang relihiyon. Sinasabi lamang nila na Islam ang kanilang relihiyon. Pero ang katotohanan ay wala sila sa Islam at napakalayo nila sa turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng ating mga binanggit dito na kanilang paniniwala, pwede nilang pasinungalingan mga kapatid. At ang mga Shia, tama aking sinasabi. Pakinggan ninyo at tama aking sinasabi. Pwede ninyong pasinungalingan mga Shia ang aking lahat ng mga sinabi sa pamamagitan ng takiya. Ano ang takiya mga kapatid? Ito ay pagsisinungaling. Sinabi ni Imam Kulayni, naririnig nyo kayo mga Shia kung sino si Imam Kulayni. Isa sa inyong mga kilalang ulama, kilala sa mga kilalang scholar ng mga Shia. Ito ay para sa mga Shia at para sa mga Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ano ang sinasabi ni Imam Kulayni? Ito ay nasa librong Usulul Kahfi, volume 2, page 219. Ano ang kanyang sinabi? At-taqiyatu min dini. Ang taqiya, ang pagsisinungaling, ay kasama sa aking relihiyon at relihiyon ng aking mga ama. Walang iman, walang paniniwala ang tao na hindi niya isinasabuhay ang takiya. Ano ang kanilang sinasabi? Tis'atu a'sharad din fit takiya, wala dina liman la takiyata lahu. 90% ng relihiyon, ayon sa mga Shia, 90% ng relihiyon ayon kay Imam Kulayni ay sa pagsisinungaling. 90% ng relihiyon ay sa pagsisinungaling. Walang relihiyon ang taong hindi nagsisinungaling. So, lahat ng ating mga sinabi dito, pwede na sabihin, mali yan. Mali yung sinasabi ng mga scholar ng mga Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Wala yan sa aming libro. Pero ito po ay nasa inyong mga libro. Lahat ng aming mga sinabi na isa inyong mga libro. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan dahil ito ay nakatatak sa inyong mga libro. 90% ng inyong karelihiyon ay nasa paniniwala na ang relihiyon ay dapat pagsisinungaling.